ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang seserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli, sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas. Ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo, ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalagman lang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang salita ng Diyos. Pagsasadiwa, sinabi ni Juan ang katotohanan. Natatangi ang kababaang loob ni Juan sa kabila ng malaking responsibilidad na kanyang gagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan. Bilang isang lingkod ng Diyos, batid niya na dapat niyang ipahayag ang mapagligtas na pagdating ng Mesiyas. Itinuro niya ang landas patungo kay Jesus at wala nang iba pa. Hindi siya nagpahayag mula sa kanyang panasariling hangarin. Bagkos nagpahayag siya ng isang katotohanan na tanging sa kordero ng Diyos lang magmumula ang pagsagip mula sa kasalanan. Bilang mga Kristiyano, ang pagkilala at pagpapahayag ng katotohanan ang ating pasimula at tungkulin. Si Jesus na siyang katotohanan ang dahilan ng ating pag-iral at hantungan ng ating buong pagkatao. Sa pagkikilala at pagpapahayag nito, kailangan ng pagpapakumbaba, hayaan nawa nating maging mababa ang ating loob upang itaas ang nag-iisang Kristo na pumili sa atin bagamat hindi tayo karapat-dapat.